atin ding siksikan, ulan, init at gutom ang ininda ng mga dumagsa nitong Sabado sa unang bugso ng bigayan ng educational cash aid sa mga tanggapan ng DSWD at iba pang lugar sa iba-ibang panig ng bansa. Ang iba, di natinag kahit sa cut-off. Kahit sarado ang DSWD Central Office Gate sa Quezon City, pilit na naghintay sa labas si Nanay Leonida na halos 24 na oras pumila. Nakiusap sa mga gwardiya na maisama siya sa mga aplikante ng ayuda para sa kanyang anak. Galing pa sa Santa Rosa, Laguna si Nanay, kapwa wala silang trabaho ng mister na may cancer, kaya umutang pa ng pamasahe. Bumagsak ang ulan, ang lakas, diba? So nagtago muna kami doon kasi ulan nga, kumain muna kami. Ngayon bumalik kami dito sa guard, sabi ng guard, punta daw kami doon sa court. Masakit talaga sa kalooban namin, totoo yun. Sacrifice namin, ulan init. Kagabi wala pa kami tulog. Uhaw gutom ang inabot namin, tulakan kaganina. Pagdating dito sasabihin, hindi na kami upila. Pinapasok din si Leonida pero umuwi pa rin luhaan. Wala pala siyang dalang enrollment certificate ng anak. Kami naman, wala pa tayong pambili ng sapatos. Ayaw ko talagang umuwi dahil siyempre nagtiis ako pumila hanggang ngayon para nagbakasakali na makapasok. Pero ang wala, bigo ako. Ayaw kong makita na mo sa lubong yung anak ko na, Mama, makabili pa ka ng sapatos bukas. Pasado alas dos ng madaling araw kanina, natapos ang DSWD Central Office sa pagproseso ng educational assistance. Wala po kami trabaho. Siyempre po, nang maasa po mga anak namin na may makukuha po kami dito sa pagpila. Grabe pong pinaghirapan namin dito. Gutom po ang inabot namin. Kasi kanina po umuulan, talagang iningatan po. Dali po kami yung mabasa. Wag lang po mga documents na mabasa kasi yung pong importante. Kasi yun po yung hahanapin sa amin na wala pa kami makakain, tulog. Inireklamo ng ilang pumila ang kawalan umano ng sistema sa ilan pang lugar tulad sa mall sa Bacolod kahapon. Taga din ka mo? Kasi kanina po wala po ditong priority lane, which is dapat meron po, di ba? Dapat priority lane para sa? Sa mga people with disability and also sa senior po. I am sorry, all right? I apologize po kung kayo po ay hindi nabigyan ng cash ayuda. Personal lang humingi ng paumanhin kahapon si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo dahil sa nangyari. Muling humingi ng paumanhin ng kalihim kagabi kung marami ang naggalit umano at nahirapan sa pagpila. Nangako si Tulfo na aayusin ang sistema ng pamamahagi ng ayudang pang-eskwela sa mga susunod na Sabado. Nakita anyang solusyon na ilapit ang educational assistance sa City Hall. Ayon pa kay Assistant Secretary Romel Lopez, pagbubutihin nila ang information drive para maiwasan ang kalituhan. In the coming days, i-announce namin kagad through traditional media, through social media, talaga po magiging intensive yung aming information drive. Siguraduhin namin na talagang yung pag-aabiso namin ay gagawin namin intensive din para hindi na to maulit. Kung may mga nabigong makakuha ng ayuda, aabot naman sa mahigit 48,000 estudyante ang nakatanggap ng ayuda sa buong bansa. Ayon sa DSWD, higit 141,000 piso ang napamahagi kahapon. Sa kabuuan, kalahating milyong piso ang inilaan para sa proyekto. 1,000 piso ang ibibigay sa bawat kwalipikadong elementary student, 2,000 piso para sa high school, 3,000 piso para sa senior high school, habang 4,000 piso para sa mga nasa kolehiyo at technical vocational course. Maximum na 3 benepisaryo kada pamilya ang pwedeng makatanggap ng cash aid. Halimbawa, kung may 3 anak sa elementarya, maaaring makatanggap ang isang pamilya ng hanggang 3,000 pesos. Kung may 3 anak na nasa college, ay pwedeng makakuha ng 12,000 pesos. Pinaalala naman ng Malacanang na mga student in crisis ang kwalipikado sa ayuda. Breadwinner, working student, anak ng solo parent, anak ng OFW, nahilila o nakikitira sa kamag-anak, walang trabaho ang magulang, biktima ng pang-aabuso, biktima ng kalamidad o sakuna, at may magulang na may HIV. Maglalabas naman ng mas malinaw na panuntunan ang DSWD ngayong linggo para matiyak na maayos
na maipamamahagi ang ayuda sa mga nararapat na benepisaryo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.